So ayan guys, papunta ako ngayon sa bahay ng kaibigan ko. Malapit lang naman yun dito. So ayan, nakabike po ako. Dito guys, sa experience ko dito for more than 1 year, mas okay naman dito sa Cyprus. Maluwag siya, hindi ka gaya sa Middle East na buong bahay, I mean buong araw nasa loob ka lang ng bahay nagtatrabaho, halos walang day off. Dito naman every Sunday may day off. Then yung iba, allowed silang mag-part-time. Sa akin, bawal. Pero kasi sumusunod lang sila sa kontrata, bawal talaga. Pero yung iba, pinapayagan naman ng mga boss nila. So ang maganda lang kasi rito, sa akin, after lunch, tapos na yung work ko, 1:30 PM, mga ganyan, umuwi na ako nyan. So, maximum of 6 hours. 6 hours lang yung work ko. From Monday to Saturday. Kasi nga pag Sunday, day off. So, ayan. Kaya medyo okay din dito. Kahit na yun nga, syempre placement fee. Tsaka hindi naman ganun kalaki yung sahod, 400 euro. Konting-konti lang ang lamang nung nasa Middle East ako. Pero okay naman dito, guys. Mabait naman yung mga tao dito, yung mga citizen, mga Cypriot, kumpara sa ibang bansa na pinanggalingan ko. Tsaya, kagaya ngayon, tapos na yung work ko, pwede na akong gumala or pumunta sa bahay ng mga kaibigan ko kung saan ko gusto. Minsan naman, nandun lang ako sa bahay, sa flat ko. Tsaka dito, yun nga, may sarili kong flat. Hindi kagaya dun sa Middle East, diba? Ang hirap. Parang pag nandudun, nung nandudun ako, na experience ko, parang nakakatakot umupo. Parang nakakatakot na makita ka ng amo mo na nakaupo. Alam mo yon? Dito hindi. Pag alam ng madam ko na pagod ka na, sasabihin niya, oh, magpahinga ka muna, break ka muna, ganun. Tsaka pag alam niya na busy ako, minsan siya yung gagawa ng ibang work ko. Saka hindi kagaya dun na ultimo tissue box na nasa harapan lang nila.
iaabot mo pa sa kanila. Dito hindi. Karamihan dito, kahit matatanda na, kumikilos sila ng trabaho. Mga nasa 70s na, masisipag yan. Ikaw ang mahihiyang umupo kasi, imaginin mo sila matatanda na nagtatrabaho pa. Diba? So, ayan, malapit na ako. So, ayan, dito, para alang nasa Pilipinas, naka-bike. Bike-bike ka lang kung saan magustong pumunta. Eksakto! Ayan na. Si Ate Sally. Dito ako pupunta eh. Sakto ko darating lang nila guys. Ayan na din sila. Saan kayo nagpunta? Ano yan? Sige, ilapag mo lang yung mabigat. Nagbablog ako eh. Ayan o, yung cellphone ko nakatapat sa'yo. Shout out sa'yo. Mag-hi ka muna sa vlog ko. Ayan o. Hi to Lynn's Daily Life. Dali, naka-vlog ka. Hi to Lynn's Daily Life. Vlog. Vlog. Ayan guys, nila ko na yung bike ko. Nandito na ako sa bahay nila. Kuya. And nagpunta ako dito para dalayin yung papaya. Ayan, marami yan. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko dyan kasi hindi mo akong luluto masyado sa flat ko. Kaya, dinala ko na lang dito kay Ate Sally para may maluto siya. Ayan guys, ito yung naupahan nilang bahay, yung ibaba lang. Ayan ang garden nila. Ayan. Ayan yung kotse nila sa labas. So ayan, pasok muna ako sa bahay nila.